isa pong magandang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Kagandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes, March 24, 2017. At sumasa inyo po ang ating programang Kagandang Balita, Pabaruente Cagayan. Dito po sa Sunshine Radio, DZYT. Ngayong araw na ito, yung amin pong pagbati sa inyo po lahat na laging sumusubaybay sa ating programa. Makakasama po natin ang mga nagagandahang... mga OJT ngayon, JM, and of course, mamaya papakilala itong aking kasama ngayon. Of course, ngayong araw din na ito ay magkakaroon din po tayo ng panauhin at kasama rin po natin dito ang focus na si Ma'am May at ating mga taga-subaybay kasama ng Eugene. Yes, magandang araw po sa lalawigan ng Cagayan at sa lahat po ng Parwente Cagayan sa DZYT Sunshine Radio. Yeah. At maging sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating CPIO Live, ang CPIO page po ng Cagayan Provincial Information Office. Live po tayo dyan at patuloy po tayong napapanood sa mga sulok ng mundo. Yeah. Magandang araw po at antabayanan niyo po ang ilan sa mga talakayan at sa ang mga mensahe at programa ng Pamahalang Palalawigan pagkat patuloy pong nagbibigay pugay ang Pamahalang Palalawigan ng Cagayan sa lahat po ng kababaihan sa mandako ng mundo. At isa yan sa pinagandaan ng ating kasamang si Kasamang Aida na gagawin sa talakayan ngayong araw na to. At gustong magsalita ng ating pinakabata. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapaginig. Yes. At ako po ay muling nagbabalik sa... Yeah. DZYT Sunshine Radio, Kagandang Balita, Pabaruente Cagayan. Tingin naman sa camera. Inyo po ang kasama, JM Udang ako. Ayun. Hindi mo pa ako inantay mo. Ako po si Eugene Carlo talaga. Ayan, dinunahan ka na talaga. Ayan, so kami po ang inyong makakasama today at hindi naman po ito exclusive for women. Yes. Dahil ang buwan po ng Marso ay tinaguri ang Women's Month at nitong mga nakalipas pong mga Friday ng buwan ng Marso, ay nagkaroon po tayo ng mga different lineups, no? Yes. Na mga kababaihan, mga natatanging mga kababaihan sa Cagayan. And of course, marami pa po, no? Since March, nung unang Friday ng March hanggang sa last week ng March. Okay. Dahil yung last Friday ng March ay culminating activity ng mga kababaihan. Pero next Friday, meron ulit tayong mga guest na iba pa, no? Na mga kababaihan na yung mga success stories nila, yan, ibabahagi dito sa ating programa. At ngayon ay more on the technical education and skills ng skills development ng mga kababaihan ang ating bibigyang daan maya-maya lamang, no? Habang inaantabay po natin ang atin pong magiging panauhin today, no? At mula po yan sa TESDA Provincial Offices. Anyway, Jean, no? Nababanggit natin kanina, sa ating mga kababayan, yung iba't ibang mga usapin po, no, na kailangan po talagang malaman din po ng ating mga kapwa Cagayano, marami pong mga balita, no, na kailangan, yes, pong ihatid sa kanila. Mga kaganapan po. Mga kaganapan. Sige, Jean, sa talakayan natin. Una rito, naganap itong linggo, yung pagdalo ng ating butihing gobernador sa kauna-unahang pagsasama, yeah, ng mga focal person pagdating sa culture and the arts ng Balawigan. Mm-hmm. Dito sa pangunguna ng Cagayan Museum head na si Miss Jennifer Bakiran, nakapanayam natin siya at sinabi niya kung ano ang kahalagahan, mm-hmm, ng pagsasama ng mga focal person na to pagdating sa culture and arts. Yes. Naisuportahan ng Pamahalaang Palalawigan ng Cagayan sa pangungunan ng ating gobernador yung pagsasalin o pagdadagdag ng karunungan at kaalaman sa mga kabataang Cagayano patungkol sa kultura at tradisyon ng Palawigan. Gustong doon nga sa talumpati ng ating gobernador, mariin niyang pinagdiinan ang pasasalamat niya sa mga taong dumalo dun sa pagtitipon na yun pagkat maging siya aminado na kulang ang kanyang kaalaman pagdating sa kultura, tradisyon ng ating Balawigan. At alam niya na napakayabong nito at napakayaman ng kultura natin. Kaya kailangan lahat ng kabataan ay may alam tungkol sa kanilang pinagmulan. Nabanggit mo nga din lang na mismo ang ating gobernador, inamin niya, no? Mm-hmm. So,
tayo, no, lahat-lahat ng mga Cagayan, no, for sure, no, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang hindi pa yung hindi pa well equipped, no. Yes. Kumbaga marami pa ring mga kakulangan. Uh-huh. Ano nga ba? Unless ito ah, yung mga nasa yung mga professors natin sa Araling Panlipunan, yung mga ganon, no. Pero yung iba pa nga doon, ang alam nila is more on dun sa national view, no. Hindi yung per yung province, local, yung local na view ng culture ng ganitong probinsya. Hindi lahat alam, hindi lahat ay napag-aaralan ng o hindi lahat ay dinidiscuss din sa classroom, ba? So sa ating mga ano din yung mga professors na kumbaga yung sa special field siguro nila na may study sila on the culture of the province of Cagayan. Yes. Yun yung talagang maraming mga alam hindi rin sa kultura sining. While napaka-importante na malaman nating lahat. Yes. Maging bata man ito, may edad na or ang ano nga ngayon eh, di ba? Ito, very simple na example. Even yung paslit, no? Pagpahawakin mo siya ng cellphone after a day or two. Alam niya na. No. So, same true dapat, no? Yung about sa kultura, ilalecture mo ngayon, bukas, ano ang ganito ng gan? Sagot agad, di ba? Mga yes. Ganong tipo sana oh. Eh. Oh. Humingi din si JM. Oh, isang malaking hamon yun yes. Sa ating mga guro. Alam mo ba na yung nangyaring pagpupulong na yun ay siniguro ng pamahalang panlalawigan sa pamagitan nga ng museum, Cagayan Museum, yes, so. Na imbitahan lahat ng focal person per municipality. Pagkat ang nais nila is mag-disseminate, magkaroon sila ng konkretong programa na ibibigay sa ating mga kabataan. Ituturo. Napakaganda. At napakalaking hamon to para sa ating mga guro na at mga scholar ng National Commission on Culture and the Arts. Yes. Dahil alam nila na ang teknolohiya ngayon, ang mga kabataan ngayon, nagugumon sa ating sa mga gadgets, sa social media. At doon nila tinitarget na isang medium nagamitin medium. Correct. Ang sabi ko nga doon is ay no, meron ng programa diyan ang Cagayan Provincial Information CBIO. Office. Yes. May programa na kami diyan yung meron kami yung Cagayano. Yeah. Dito po makikita natin yung mga trivia tungkol po sa lalawigan ng Cagayan at yung mga interesting facts na makukuha niyo lamang po para po sa ating kaalaman. Kumbaga yung programang yan ay pabibilisin palalo no ng teknolohiya yung pagbibigay o ng dissemination i-disseminate yung information sa ating mga kababayan through itong syempre gamitin mo yung mga yung ating teknolohiya ngayon no para sa ganun ay mas lalo pang magkaroon ng kaalaman no lalawak yung kaalaman ng ating mga kabataan especially yes. No kung ano nga ba ang kultura at sining ng probinsya ng Cagayan dahil kailangang ipagmalaki natin ito Jim. Yes, yun yung gusto ng ating gobernador na unahin sa pinaka at baba. Magamit sa wastong pamamaraan yes kumbaga sa level ng community maipaalam na kung ano nga bang kultura meron ng Cagayan ano nga bang tradition na meron tayo. Ano nga ba yung mga dapat may pagmalaking mga accomplishment with regards to the culture and arts, no? Yung preservation yes, nito. Opo. Ayan. So, napakaganda. Alam nyo ba na ang pinakamatandang Pilipino na nakilala o na maituturing ay nagmula po sa lalawigan ng Cagayan. Ito po ang Kalawman. At ano yung term mo? Pinaka? Pinakauna. Pinakamatanda. Ah, okay. Akala ko pinakamaganda. Oh, maraming magagandang Cagayan. Yes, true. Pinakamatanda. Ayan. Pinakamatandang metatarsal. Oh, dito po. At saka yung pinakamatandang piraso ng banga. Correct. Natatagpuan sa Cagayan. Oh, natagpuan po sa lalawigan ng Cagayan. At dahil sa luwad na 'yan, doon matatagpuan yung pinakamasarap na mga pagkain na niluluto through by using yung ating mga clay pots. Yes. Okay. Anyway, Jean, no? Andito na yung ating magiging yes. Panauhin ngayong araw na ito. Maya-maya po ay makakasama po natin siya mga kaibigan. At dito sa ating programa, pag-uusapan po natin ang hinggil sa women empowerment through skills development dahil
from Tesda po yung ating guest ngayong araw na ito ng Friday. So ang tabay po mga kaibigan. Pagdikas ay udiuting mahito. Yaman ng bayan ay dapat pakinawalan ng kumpayan. Tulang ng nangilan, dapat ng kukilupat at kagubahan. Sterilitas at kapaki-pakinabang. Patarungan ay dapat pamayari. Mayaman ka ba no mahirap? Uri, utang ng bayan na bayan din na kinabang. Dapat ang kukulang baka ng bayan. Kalapakan ay dapat kinalang. Medyo ano siya, medyo broad. Pero pagkano, ipasok natin yung iba ka. Sunshine Radio, mapapakinggan ang kagandang balita, pabaruin tigagayan, alas 12 hanggang alas 12 imigyan ang tanghali. Tunay puli sa Piyemes, isang paglilingkod bayan ng pamahalang pandalawigan ng Cagayan sa liderate ng Gobernador Manuel Navena Mamba. Warang scholarship po? Upang pakinggan. Ano lang siguro ma'am, kung ano po yung ano nyo, piit. Just feel free ma'am, Tagalog, English, or even just a dialect, siguro pwede. No, iba nagtamo ma'am, ano? Tagalog. Okay. Sige lang. Medyo aray na po. Ayan na mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating programa ngayong araw na ito ng Friday sa ating programang Kagandang Balita Pabaruente Cagayan. Hatid po sa inyo ng Pamahalang Panlalawigan ng Cagayan at sa production po ito ng Provincial Information Office. No? At kasama na po natin ngayon ang ating panauhin sa katauhan po ni Ma'am Feli Badajos. Siya po ang AO5 at Scholarship Focal Person po ng TESDA or ng Technical Education and Skills Development Authority Provincial Office. Ayan. So, ma'am, tayo po ay live over CPIO page, yung ating Cagayan Provincial Information Office na fan page. And dito sa radio, live po tayo sa Sunshine Radio DZYT ngayong araw na to ng Friday. Ayan. At kanina nga po, no, mabanggit po namin ma'am na ngayon nga po ay buwan ng kababaihan. That's why isa po sa binigyang halaga no, ng pamahalang palalawigan through PSWDO, yung mabigyan po ng pagkakataon
ang iba't ibang sektor po, no? Dahil last time, nabigyan po namin ng pagkakataon ang sa part po ng karapatan ng mga kababaihan. At last, another second Friday, ay sa kalusugan naman po ng mga kababaihan. And this time, sa technical education naman po at skills development ng mga kababaihan. Una, ma'am, yung pagbati niyo sa ating mga taga-subaybay sa ating programa. Magandang tanghali, Ma'am Aida, Sir Eugene, at sa lahat po ng mga nakikinig sa DZYT Sunshine Radio 764.5. Magandang tanghali po. Ayan. So, siya po ang ating mga kasama ngayon, mga kaibigan. At ito nga po yung linya po ng ating pag-uusapan dahil ang PESDA Provincial Office, no, okay, ay alam natin napakaraming mga programa pong kinikater, hindi lang po sa mga kababaihan, kundi sa lahat, ano, ng ating mga kababayan. Oo. Kasi dati, pag sinabing TESDA, usually nakikita nila lalaki lang. Oo. Oo. At naging yun pala. Marami pa rin programa ang ating TESDA, yeah, patungkol sa babae at yan ang bibigyan linaw, yeah, ni Ma'am Feli. Ma'am Feli. Yeah. At aasahan natin na ang mga kababaihang makakarinig nito ay maeengganyo, na pumasok, yes, at malagdagan yung kanilang karunungan pagdating technical. Tama. Unahin natin, Jean, ano? Try natin kay Ma'am yung mandato nga po ng inyong opisina, Ma'am. Na TESDA, ayan, Provincial Office. Opo, ang TESDA or ang tinatawag natin na Technical Education and Skills Development Authority, which was enacted in August 24, 1996 under RA 7794. At ang mandato nito is sabi nga nila, is the leading partner in the development of world-class Filipino workforce with positive work values. Okay. So, ang dine-develop natin is not only for workers locally, but to be competitive internationally. Ayan. So, okay, hindi lang pang Pilipinas. So, hindi lang po pang Cagayan, hindi lang po pang Pilipinas, kundi pang buong mundo. Pag tinanong po kasi na skill at a technical skill or what, ang perception ng tao is blue collar job. Mm-hmm. At ano po ba talaga ang definition ng programa ng TESDA o liban po sa pag-train o pagbibigay ng kaukulang dunong sa ating mga mamamayan, bakit po ganoon kapursige ang opisina nyo para po sa ating mga kababayan? Kaya nga po, tinatanggal na natin sa kaisipan ng ating mga kababayan na pag sinabi po nating TESDA graduate or blue collar worker, parang ang baba dito. Pero dito na po natin makikita na sa blue collar work, doon mas lalong kikita ang mga tao. Tama po. Kung titingnan niyo po pagdating nila sa abroad, ang laki po ng kita nila at nakakatulong po sila sa ekonomiya ng ating bansa. Tama po. Sabi nga po natin, skills training. Ang dati pong alam nila sa TESDA is yung parang NMYC noon, na skills training po. Ngayon po, TESDA, hindi lang po kami skills training. Kami din po ay regulator. Okay. Kasi po, bago po mag-o-offer ang isang eskwelahan ng isang programa, sila po dapat ay nakarehistro sa amin. And they have to comply with the requirements based on the training regulations. Mm-hmm. So without the permit provided to them, they cannot offer said TVET program. Okay. So yun po ang gusto namin ipaalam sa ating mga kababayan, na bago po sila kumuha ng kursong technical, vocational, ay tingnan po nila na ito po ay rehistrado sa TESDA. Bawat probinsya naman po ay may binibigay po na permit o yung tinatawag po namin na certificate of program registration. So pag nakikita po yun, ibig sabihin legal po yung operation po ng isang school. Okay. Because there are clients coming to our office na nagko-complain sila na pag kumukuha sila po ng record sa amin, we cannot give them the record because the school where they enrolled is not legal. Ah, okay. So, ganun po yun. So,
Kasi ang school na nabigyan namin ng permit, nagsasubmit po sila sa amin ng mga reports. Mm-mm. And then later on, pag kailangan nila for employment, especially for abroad, mm-mm, we authenticate, we verify that such person is a graduate of a specific TVET program. Oo. So yun din po sana ang malaman ng ating mga kababayan. Ma'am, here, nabanggit niyo din lang yung, kumbaga, one of your mandate is regulation nitong mga courses na ito, no? Opo, opo. Ma'am, sa Cagayan, yung scenario natin sa Cagayan, may mga schools po ba dito na sabihin nating nag-offer pero they are not, kumbaga, wala silang permit sa inyo? Do you have some? What we have here is the list of registered institutions with TVET programs. That's why you require the school to post in their offices the CTPR being issued by TESDA. Specifically, it's a permit for them to offer such program. In cases, ma'am, na may mga ganon, do we provide sanctions, mga ganun ba sa kanila? Kasi, syempre ma'am, kung yung mga nag-aral po, after sabi nating 2 years na nag-train or whatever, yung lahat ng gastos and everything, tapos only to found out na wala palang, diba? Actually, yun nga po yung inano namin with that. Kasi, sa TESDA po, walang police power. Ah, alright. So, syempre ang may... Dapat responsible din yun. In coordination with the local government unit. Ah, diba, one business has to secure for a business permit. Correct. So, yung mga ganun. Okay. So, aside from that, sabi ko nga, is the registration of a specific program. We also have the, if you have already heard it, the Competence Assessment and Certification Program. Yes. Ito po, sinu-certify natin ang mga workers natin. Mm-hmm. And after which, when they are declared to be competent, they are given... Alam siguro yung national certificate or what we usually call NC1, NC2, and NC3. Yes. At yun po talaga ang hinahanap ng ating mga employers. Especially abroad, ma'am. Yes, even locally. Even locally. Because marami pang bumabalik sa amin at nagpapa-certify through CAPI because it is being required from them such national certificates. Depende po sa level na nakuha ng isang TVET graduate. For now, ma'am, since sa opisina nyo, no, alam nating napakarami nyong ino-offer na mga skills training, no? What in particular po yung, kumbaga, parang most numbered na enrollees, parang ganon, as to sa women part natin? Sa women part po is we have in the tourism sector, yung ating food and beverage services, bread and pastry production, housekeeping, front office services. Pero meron tayong mga women din who are already graduates of our non-traditional trades. Yun yung sinasabi natin na panglalaki lang sana, pero pinapasukan ng mga kababaihan natin. Doon po gusto magtanong. Yun muna yung una. Doon mas marami. Meron tayo, actually, para sa kaalaman natin, ang ating mga heart rates, for example, yung welding, yes, yan. Yung ating electrical installation and maintenance, mm-hmm, yan, yung mga panglalaki lang. Panglalaki, but we have already graduates. Ito nga, dala-dala ko. Meron tayong, actually, isa is a licensed electrical engineer. Mm-hmm. Siya po ay graduate ng lines woman. Kamo na lang, kasi babae line siya. Kasi line man pagkalalaki. So, yes, siya, line woman. Employee siya sa Cagayalco sa Abali. Bakit ang poste? In fact, we also have a graduate in 2013 under our yung cash for training program scholarship. Mm-hmm. Electrician na naman. Okay. Babae na naman siya in the name of Clea Bitanga, ganyan. Mm. In fact, meron din ako dito, we have also graduate of the heavy equipment operation. Yung hydraulic excavator. Yan. Backhoe loader operator. Mm-hmm. Yan, meron po. Wow. Yan, hindi ko naman pwede pangalan. Pero I guess na. So, yun.
meron din tayong sa electronics. Mm-hmm. Okay, electronics product assembly servicing. Para magaan din lang naman din yun. Naman. Opo, live. Talagang pwede naman yun sa ano, but most of our enrollees are male. Ah, see. Uh-huh. Pero ang pinakaano natin dito is yung sa welding. Yes. Yes, yung sa welding natin. In fact, ang sinasabi ng mga company is, parang kung meron, mas marami sanang applicant na babae, they prefer daw dahil yung paghawak nila ng welding machine is mas firm daw. Kasi ah, kahit paliado. Yeah, ganun. Gina, take home. So, mas magandang na welder ng babae. That's why, dun sa data ni Mama. That's why, feedback yun, feedback. That's why, we are encouraging our women na mag-enroll sila sa mga non-traditional trades. Mm-hmm. The fact na mas malaki ang kita, syempre. Yes, if you are a welder, if you go abroad, talagang mas malaki naman ang kita. Tsaka anyway, ma'am, hindi naman siguro risky sa health ng mga kabaihan because meron naman yung protective gear. Yeah, and we are being taught naman of the safety precautions. Yes. Part of the training are the safety precautions. Ayan. Ma'am, pagdating dito sa mga kinaugalian kurso ng mga panglalaki gaya ng welding. Apareho ba ng pagtrato ang binibigay ng TESDA sa estudyanteng babae at sa estudyanteng lalaki? Or may... Siyempre may pagkakayo ba yun? Pagpapang may dalaw. Siyempre may mga pantalaman. Baka kasi... Paano? Mas madaling exercise ang ibibigay sa babae kumpara doon sa mas komplikado ang tinuturo sa lalaki. Hindi po, kasi sa isang qualification po meron tayong mga core competencies. Okay. So that they have to accomplish, they have to do that one. Mm-hmm. So lahat naman they have to perform. Apantay. Opo. So long as meron silang ipe-perform. Yes, oo. Sa isang qualification. At siguro ma'am, ano, before naman silang sasalang doon, titignan mo na kung physically fit ba nga. Fit nga ba sila doon sa course na yun? Course na yun. Opo. Titignan din. And nakikita din natin just like doon sa PNP, doon mga babae, yung cases lang na yung pang sa physical, the same ang training. Kaso, yeah, ang pagkakaiba, pag may dalaw si babae, eh hindi na siya pagpupush up or whatever. Parang ganun yung ano. So, alam nating sa opisina niyo, ma'am, no? Aside from dun sa mga trainings, kung number one is dun sa tourism, ano po yung second dun, ma'am, na top, yung mga enroll, may mga marami tayong mga enrollees? Sa electronics din kasi medyo lighting yan. And as to employment, ma'am, after na-train natin sila, do we cater also na kumbaga mag-assist tayo for their employment? Actually, that is, di ba meron po tayong partner na TBIs. Ano naman, technical vocational institutions. So, one of their responsibility is to refer their graduates. Ah, okay. Okay. And then we also, in test the provincial office, we also refer them to yung sa DOLEM, and then yung sa JobsNet. Kasi meron bang, may online tayo naman dito. Yes. And aside from that po, we have programs kung saan we also give them yung tools where they can start on their own. Tools po. Is that, ano ma'am, included na yun sa kanilang... tuition or given by that is for the scholarship program. Ah, okay. So, kasi kung hindi pa sila makahanap for an employer, they can start on their own. Kasi yun naman ang ating objective. Mm-hmm. Yung magkakaroon sila ng sarili nila and to become manager of their own business. Okay. Entrepreneur po. Jill. Ma'am, sa tagal po ng mga programang ito ng TESDA, lumalaki ho ba yung volume ng mga kababaihan na sumasali or nag-aaral po ng mga tinuturo sa TESDA? At nakikita niyo po ba ang mas paglago ng mga programa niyo para sa kababaihan? Tama po yan. Because of the awareness, because of the yung benefit of having yung skills training natin, naiinganyo din talaga ang ating mga kababaihan na kumuha nga ng mga programs po ng TESDA. Mm-hmm.
actually, for now, under our scholarship program, meron po kasi tayo ng scholarship program. So, gusto ko din pong ipalam, aside po dun sa yung sa program registration, kasama na din po kasi dun yung training, mm-hmm. meron din tayong assessment or certification program mm-hmm. of the graduates. Then we have also the scholarship programs. So for 2000, actually for this year, mm-hmm. we have ongoing, most of them are women. Meron tayong ongoing ngayon sa Ballesteros. Mm-hmm. They are taking up yung ating sa bread and paste reproduction. Meron ba tayong satellite office sa Ballesteros? No, we have a school in Lalo. Kumbaga, dinadala na namin doon. Nag-reach out na kami to bring the training to that specific place. Kasi mm-hmm. sa dami po nila, instead of them going to Lalo or to Lasam or to Apari, mm-hmm. we bring the training doon, mm-hmm. including the facilities. So nag-reach out po kami. Pero depende po yun sa programa. Kasi may mga programa tayo, like welding, na hindi mo basta-basta ililipat yung mga welding machines. Or pag meron man, meron kang prepare na ano ba yun, transformer. So, may mga programs na tayo na for community-based, meron din talaga na for, na in school lang siya. So, yung sinasabi ko nga, as of now, meron pa tayong mga ongoing doon. Okay. So, parang ine-endorse nyo din sila sa ibang mga schools, mga vocational no po, because they are our partners in the implementation of these various training programs. Mm-hmm. So sila po mismo yung pupunta na po doon sa isang barangay to reach out po doon sa ating mga clients doon mm-hmm. so that they can also avail of the scholarship programs. Kasi kung tignan nyo, napakalayo po ng Tuguegarao. Yes. Palayo din po sa kanila ang Lasam, that's mm-hmm. a minor municipality, mm-hmm. and even Apari. So that's why dinadala po namin doon sa kanila para ma-avail po nila mm-hmm. ang aming mga programa. Okay, so mga partners nila. Through our various TBIs or the Tibet institutions. Sige, Jin. Yeah. Go muna. Okay. Ma'am, dito po sa nakikita natin ang programa ng test para sa kababaihan, gaano po kalaki ang pinadadala natin workforce sa labas ng bansa? Pagkat alam naman natin, na pag nakakuha tayo ng lisensya from TESDA, pwede ka na sa abroad eh. Marami ng mga bansa ang nangangailangan ng mga skilled workers. Mm. Sa tingin nyo, sa tansya nyo, ilang porsyento ng mga graduates ng TESDA, na particular tayo sa kababaihan, ang napapadala natin o sa abroad at kung hindi naman ay nagkaroon ng huba tayo ng mga success stories pagdating sa babae na graduate po ng inyong eskwela o ng TESDA. Pagdating po sa success stories, actually, isa din yan na minomonitor namin. We require the schools to mm-hmm. monitor the graduates para makita natin yung kanilang mga successes. Mm-hmm. Kagaya nga nang nasabi ko ay isa nga itong si Lea Bitanga na graduate siya ng EIM o yung Electrical Installation Maintenance mm-hmm. And na-employ po siya sa city government actually. Electrician siya ngayon, city government at Tuguegarao. Medyo nag-ano siya ngayon kasi women nga. Uh-huh. Yeah, and even nakipagkontrata din siya sa mga bahay-bahay mm-hmm. For the installation of the electrical wirings. So marami. Marami tayong mga, maaring yung iba ma'am, hindi lang din na subaybayan. Pero we're very sure. Marami po tayong mga kababayan na naging successful. Mm-hmm. Sa ngayon ma'am, yung population po natin, So alam nating marami pong patuloy pa rin at yearly po dumadami yung enrollees natin sa different na fields or qualifications. Yes ma'am. So mga programang for women and yung traditional na for men na marami rin pong mga women na naka-enroll. Tama po yun, Ma'am Aida. Mm-hmm. Actually hindi lang naman yung usual na male. Yes ma'am. Email. Alam po natin naman yung programa ni President Duterte. So aside from that, meron din tayo mga programa for itong mga drug dependents. Meron pa tayong program. Yung mga sa
ng PWDs, so lahat po ng mga sector na ano, pinibigyan po namin ng mga pagkakataon na makakabili po sa aming mga programa. Apo. Paano po? Halimbawa, may grupo ng mga kababaihan. Oh, sabihin na natin na itong grupong ito ay grupo ng housewives na lang. At lalapit po sa TESDA. Meron po bang nakalaang programa ang TESDA na i-cater niya itong mga babae, mga kababaihan may pamilya as a group, kung baga ganun. Halimbawa, gusto nila matutong mag-culinary. Handa ho ba ang TESDA para sa isang grupo ng mga kababaihan na maglaan ng klase para sa kanila? Nagbibigay ho ba ang TESDA ng ganun? Opo. Pumunta lang po sila sa aming tanggapan or pakipag-coordinate sa mga kung saan silang local government unit. Kasi po, bawat local government unit, meron pa kaming counterpart dun. Yun yung tinatawag po namin CTEC o yung Community Training and Employment Coordinator. So, that's sasabihin din sa amin. Because sa mga LGUs naman po, may mga naka-allocate po na fund for the skills, so livelihood programs po ng ating mga constituents, especially for our kababaihan. So, merong specific na meron po. Actually, for Tubigaraw City, we have this TLDC, yung Livelihood Development Center. Yes, so, yun po. Ay, under ano po? TLDC. Partner po natin yan. Apo. So, lahat po ng mga gustong magkaroon po ng skills dito sa Tubigaraw, makipag-coordinate po sila sa TLDC and then i-report naman po sa amin ng TLDC. Okay. Now, kung hindi naman po sila makapag-communicate or coordinate doon, pwede silang pumunta sa opisina namin and then kami po yung mag-endorse doon. Kung ano po yung pwede namin maibigay and we can coordinate for the trainer. Okay. So, pwede walk-in na po. In fact po, for this month of March, nagkaroon po tayo ng training. Nag-request po ang ating mga taga-DPWH. Okay. So, a training for meat processing sa ating mga kababaihan. Ano yun, ma'am? The whole mga empleyado? Empleyado or? Po ng DPWH. So, apo. What if kung ladies from the provincial government for the request? Pwede po yun. No? Aside from DPWH po, nag-request din po ang ating Commission on Human Rights ng Free Services. So, nagpadala kasi kami po yung may hawak sa mga schools. So, magpapadala doon ng mga, for example, yung graduates natin ng mga masahista. So, just recently, we have a program with the CHR, Free Services in Manicure Pedicure, and the Massage Therapy. So, employees and their clients. So, magki-coordinate lang po sa opisina niya. Opo. And that's for free, ma'am? Yung mga trainer po natin? Na-coordinate po natin yan sa ating mga partner DBIs. Okay. Since nabanggit niyo rin po kanina, no, sa iba't ibang mga sektor ay nabibigyan po, no? Iba't ibang sektor ng mga kabaihan, be it, sabihin natin, sa mga senior citizens, sa mga babae, mga PWDs, yung ating mga IPs. So, I know na marami po mga, may mga ano kayo, ma'am, at present, may mga programa po kayo for them specifically? For now? Oh, yes, for ma'am. Now, yes, ma'am, for now. Yung ano, actually ngayon, aside from the, nang nabanggit ko kanina sa Ballesteros, is we have also, yung may program tayo ongoing ngayon sa Bagaw. Ano yun, ma'am? Yun yung ating last year na PUB kasi. Yes, so, marami yun. Mga masahista, mga yung sa pedicure, manicure. We also have graduates dun sa yung healthcare services. Actually, ang services ngayon dun is parang it's an open house. So, they offer, parang nag-showcase sila ng mga various services nila as a result of the trainings they have taken last year. So with that, ma'am, after training them, nagpo-follow up din po ba tayo kung asa na sila ngayon? Yes, ma'am. We continuously monitor naman kung ano pa ang nangyayari sa kanila. In fact, if they are successful, the central office in fact requires us also to submit the successful stories for recognition para aware naman na
ito na ang nangyayari sa ating mga programa, ang ating mga skills training, mga ganyan na hindi lang, hindi nila mawala sa nilang kaisipan na pagka sinabi mong test the program, eh, parang nilalang lang. So, although unti-unti nang nawawala sa mga kaisipan ng ating mga kababayan, na napaka-importante po magkaroon po ng skills. Yes. Ay isang tao. Kasi yung nakikita din natin dito, Jean, ano na, baka after ng training, tapos syempre, kailangan din ng additional, say, capital for them na kaya kung sakaling gustong magtayo ng parlor, though trained nga siya, pero kumbaga may mga other, ano pa siya eh, may mga other na gusto mangyari. So, do we also give, do we extend mga, sabitin parang mga loans, financial assistance? Actually, meron tayong mga partners dyan. Diba meron tayo sa DTI, sa PESO. Sila naman dole. So they give kasi yung post-training assistance. Post-training. Opo. But sila naman. But not the test. Hindi test po. Actually, sa amin is provision of the skills training. And then we coordinate with the DOLE and other NGAs for the post-training assistance. At meron na po tayo, nagbibigay talaga po sila ng assistance. Mm-hmm. Mga kits for them to start their own livelihood. Okay. Jean? Yes, ma'am. Dito po sa pinag-uusapan kasi natin, ano, yung ating tema ngayong taon ay we make change work for women. Alam nating sa tanggapan nyo, napakarami yung mga programa, mga ino-offer, no, para sa ating mga kababaihan. Paano po natin ito na gagawa, ma'am, sa ating senaryo, sa lalawigan po ng Cagayan? Paano po natin mababago, no, yung... we make change work para sa mga kababaihan sa parte niyo, sa panig niyo, sa lalim po ng testa. Yun nga yung sinasabi ko kanina na tayong mga kababaihan, kaya din nating gawin ang mga kayang gawin ng mga kalalakihan. Mm-hmm. Yun nga yung halimbawa ko kanina, ang isang babae magiging welder, yes, magiging electrician. Mm-hmm. So yun, kaya natin. Basta meron lang po tayong will na gawin ang isang bagay. Mm-hmm. Sapagkat ang mga ito naman, hindi naman para sa ating, we may say it's a fulfillment on our part, mm-hmm, but in addition to that, nakakatulong din naman po tayo sa ating pamilya. Ganun na din po sa kapag nag-improve po yung ating standard of living, mm-hmm, the economic condition also of the locality will also improve. Mm-hmm. Cycle kasi. Opo. May last question na kayo, ma'am? Mm-hmm. Sagot na ni ma'am. Sagot na ni ma'am. Ma'am, yung mensahe niyo po sa ating mga taga-subaybay, especially sa mga kababaihan ngayon, in celebration nga po ngayong buwan ng Marso, and we do hope na hindi lang tuwing buwan po ng Marso kinikilala yung role ng mga kababaihan sa ating komunidad. Yes, opo. Sa lahat ng kagaya kong babae, kasama sa grupo ng mga kababaihan, marami pong programa ang gobyerno na nakalaan sa atin. Isa na po ang TESDA. Kung meron po kayong gustong i-avail na programa ng TESDA, bisitahin niyo lang po kami sa aming tanggapan sa Tarig, Tuguegarao City. Or if you have other inquiries, you may open our TESDA website, tesda.gov.ph. And gusto ko din pong ipaalam sa ating mga tagapakinig ngayon, mm-hmm, na meron po tayong mga scholarship program, yes, ngayon, yung ating tinatawag for this year kasi open na po yung ating Training for Work Scholarship Program. Okay, this is a free training, mm-hmm, and free assessment. So, wala pong babayaran ang ating mga kababayan na gustong mag-avail nitong ating mga scholarship program. Mm-hmm. Tingnan lang din po nila kasi napakahaba po nito. Marami pong mga eskwelahan ang partner namin dito na mag-implement ng mga iba't ibang programa po ng TESDA. Okay. Tawagan na lang po kami or bisitahin na rin lang po ang aming website. Ma'am, pakiulit po yung website natin. tesda.gov.ph. Meron din kami sa Facebook ng TESDA Cagayan. Okay. TESDA Cagayan. Mm-hmm. North. Apo. Okay. Yung siguro, well, they can call number. Us. They can call us at 277-0004
or 304-1533. Ayan, 377-000. Tatlong zero, tapos 304-1533. Okay. Kung meron pong time, can I just mention sure, the schools yes, para magtanong na sila kung anong programa. We have in Apari, we have the Apari Polytechnic Institute. Mm-hmm. In Lasam, we have the Lasam Institute of Technology. And then dito po sa Lalo, mm-hmm, yung Nueva Segovia. And then for Tugigaraw, meron po tayong Cagayan Proficiency Training Center, mm-hmm, Regional Training Center, ito yung Test the School. And then we have the Cagayan Metropolitan Institute of Technology, okay, ito din sa Tugigaraw yan, sa City Technological Institute, and Itaway Skills Training Center located at Tuwaw, Cagayan. Ayan po. So, sa lahat, sa mga kababaihan, sa mga kababayan natin, tawagan lang po yung ating mga nabanggit na eskwelahan. So, maraming salamat po, Ma'am Feli Badajos. Siya po ang AO5 at Scholarship Focal Person po ng TESDA Provincial Office number 2. At thank you, Ma'am, sa oras na ibinigay nyo and of course, sa ngalan ng inyong PD, si Ma'am Charito Santos. Maraming salamat din po for this opportunity. Ayan. And on behalf of TESDA Cagayan Provincial Office headed by Director Charito Santos, mm-hmm, maraming salamat po. Okay. And magandang hapon. Ayan. Thank you very much, ma'am, sa oras na pinagkaloob niyo po sa ating programang Kagandang Balita Pabaruan de Cagayan. Jean. Yan po ang isa na namang edisyon ng pagpupugay ng Cagayan Province, Cagayan Government sa ating kababaihan. Asahan niyo po na patuloy na sumusuporta ang pamahalang panlalawigan ng Cagayan sa sektor po ng kababaihan. At sa susunod po Biyernes, abangan niyo na naman po ang isa nating pagbisita na siyang magbibigay pugay sa kababaihan. Para po sa tanghaling ito, sa hapon ito, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy niyo po kami abangan tuwing Wednesdays and Fridays po dito sa DZYT Sunshine Radio. Sa oras po ng alas 12 ng tanghali, onwards. Onwards po. Kasi 12 to 12:30, lagi tayong sumusobra. Yes. Anyway, abangan din po no, yung aming CPIO live na yes, sa fan page natin. No? Lagi pong nakalive ang ating programa. Tuesday hanggang Friday po yan. TTH sa kabilang estasyon, Wednesday and Friday. May Sabado at Linggo rin tayo. Yes, hanggang Sunday pala. Sa DCCV, yung Saturday and Sunday natin, Bongo Radio, TTH. Meron din po kaming TV sa TV program, RBC. Ayan. Anyway, maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay sa ating programa. Siya po tapos yung maisang ng Adgadwayo ay Dabi Kabawatan hanggang sa araw po ng Miyerkules. Bye-bye! God bless you all! Thank you, sir. Thank you, sir.